Bukas sa Senate Ways and Means Committee Chairman Edgardo Sonny Angara sa panukala ng Bureau of Internal Revenue na pagtatanggal sa bank secrecy law para sa tamang pagbabayad ng buwis. Pero dapat daw pag-aralan ng mabuti ang proseso para di magamit ang impormasyon sa maling paraan. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. You have sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada at maging sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, naging mainit ang talakayan tungkol sa pagbubukas ng kanila umanong mga bank account sa gitna ng umiiral na bank secrecy law. Sa ilalim nito, pinagbabawal ang pagsilip ng bank account ng isang tao kung walang pahintulot ng korte o di kaya'y nauugnay ang isang bank account sa krimen tulad ng katiwalian at money laundering. Kaya sabi ni BIR Chief Kim Henares, bakit daw hindi amyandahan ang batas para masilip ang bank account ng mga Pilipino para sa wastong pagbabayad ng tax. If you don't lift the bank secrecy law, it is still difficult to convict somebody for tax evasion because there's an asset there that we cannot see. Katwira ni Henares, kailangan itong gawin ng Pilipinas para makasabay sa global standard. Hindi kami pwedeng pumunta sa korte to lift the bank secrecy law unless it's on two grounds, no? Which is a graft and corruption thing and when there's an estate tax matter. Eventually, we have to move toward that standard, no? Otherwise, we will be again blacklisted. Si Senate Ways and Means Committee Chairman Edgardo Sonny Angara bukas naman daw sa panukala. Pero dapat daw may sapat na proteksyon ang mga may-ari ng account. Concerned din tayo dun sa privacy ng individual, sa seguridad ng isang individual dahil baka maging target siya ng kidnapping or threats. At syempre, hindi din dapat magamit para sa harassment. Kung wala kayong ginagawang masama, dapat wala kayong dapat katakutan, no? In the second place, lahat ho ng datos ng BIR, confidential ho yan. Hindi naman ho namin binibigay yan kahit kanino. Sabi pa ni Angara, dapat may pananagutan din ang mga gagamit ng impormasyon kaugnay sa bank account sa maling paraan. Tax Advocates Office, tulad sa Amerika, meron ganon na kapag abusado naman yung tax collector, may mapupuntahan yung taxpayer. Sandra Aguinaldo, GMA News.